Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Marami ang naapektuhan dahil sa pandemya, tulad na lang ng isang dating beauty queen mula Rosales, Pangasinan, at ngayon ay sumasideline bilang isang online teacher at online seller. Ngayong umaga, upang magbigay ng inspirasyon sa kwento ng kanyang pagsusumikap, makakakwentuhan natin si Miss Jeline Zunyo! Good morning, Jeline! And welcome to Mornings with GMA Regional TV! Hello po! Good morning! Yes naman! Thank you very much for your time, ha! Ang pretty! Thank you po! Kamusta ka, Jeline? At kamusta rin ang iyong pamilya? Okay lang naman po. We're great. And awa ng Diyos, okay naman po yung family ko. Jeline, anong pinagkakaabalahan mo this pandemic? This pandemic po, actually, I'm currently a third-year college student and also an ESL teacher po. Wow! Napakasipag, ha? Pero ito, dati ka raw rumarampa. Can you share us your story sa pagiging isang beauty queen? Yes po. Way back 2016, nag-start po ako sumali ng beauty pageant, and until 2018 po. Nakitaan po nila ako ng potential, and there I saw my passion din po, and I love being on stage po. Itinaas mo nga ang bandera ng Pilipinas noong 2018 sa Thailand. Anong beauty pageant ito, and can you share us your experience? Yes po. Back in 2018 po, sumali po ako ng Miss Teen International sa Bangkok, Thailand. And nirepresent ko po ang Northern Luzon, Philippines. And yun po, I'm really happy to represent the country. It's a great honor to represent also Pangasinan po. Ano ba yung pakiramdam na nasa harap ka ng maraming tao at nire-represent mo ang ating bansa? Very fulfilling po, lalo when you represent the Philippines, parang napakasaya sa feeling na parang gagawin ko talaga lahat ng makakaya ko para lang maging proud yung bansa sa'yo, ganun po. Nako, keep it up, paabangan ka pa namin, ha? Pero nga, ngayong pandemic, nag-time out ka muna sa pagrampa. Ano yung trabaho mo ngayon para kumita? Yes po, last year, nung nag-start yung pandemic, I tried different online selling po. Like, nag-inup ako ng damit, ng cupcakes, and also buko rolls po. Pero right now, since medyo hectic po ang schedule sa school, I tried being an ESL teacher po. Wow! Napakasipag mo, Jeline, ha? Bakit mo naisipan maging isang online teacher? Since nagtuturo din ako ng kapatid ko na 7 years old, parang I tried na rin since may mga opportunities, lalo ngayon puro online ang jobs and such. So parang nag-try din ako na parang baka it is suitable din for me, ganun po. Wow, pero sa batang edad mo nga na ito eh, sino naman ang naging inspirasyon mo para magsumikap sa buhay? Yung family ko po, ever since bata pa po ako talagang minulat na po talaga ako ng parents ko na talagang magsumikap sa buhay, magtapos ng pag-aaral. Wow! Pero eto, sigurado, maraming na-inspire sa'yo. Anong mensahe mo sa mga gustong maging kagaya mo na isang beauty queen at gustong maging guro? Yun po, yung mga gusto maging beauty queen, of course, love what you do. Talagang pagsumikapan nyo din. Tapos, pagtuloy-tuloy nyo lang, trial and errors, pero makakami din mga gusto nyo gawin. And sa pagiging online teacher, everyone has the potential to do this. So parang face your fears and also mag-isip kayo ng mga pwede natin gawin ngayong pandemic para makatulong hindi lang sa sarili natin, kundi para rin sa mga pamilya natin. And panghuli na lang, Jeline, ha? Ano naman ang mensahe mo sa ating mga manonood this morning?
Ayun po. Hello po, everyone. Manood po kayo lagi ng morning sa GMA Regional TV. And also, abangan nyo ang bawat episode, okay? Ayun po. Thank you very much for having me today. Thank you very much, Jeline. Ingat ka dyan, and God bless you. Thank you po. Thank you very much po.